Nagalokpong ilang estudyante, alumni at profesor ng University of the Philippines na pansamantalang kukupin ang mga nasalanta ng bagyong Yolanda. Samantala, mali naman daw mag-apply ng stipend ng UP students na biktima ng bagyo. May report si Leigh Alves. Nasubukan ang katatagan ng fourth year college student na si Jed Morante nang hagupitin ng bagyong Yolanda ang kanilang tahanan sa Tanawan, Leyte. Sa kasagsagan ng super typhoon, umabot hanggang leeg ang tubig sa kanilang bahay. Nahirapan daw silang pamilya na makaakyat sa second floor. Mabilis na umaakyat yung tubig. Parang may pag-asa pa ba? Ibinuhos daw nila ang kanilang lakas kaya nagawa nilang makaakyat. Nakaligtas si Jed at ang kanyang pamilya at lumuwas muna dito sa Maynila. Pero natigil din ang pag-aaral ni Jed dahil nasira ang UP Visayas campus sa Tacloban kung saan 1,300 estudyante ang naka-enroll. Napinsala rin ng UP School of Health Sciences sa Paloleite na may mahigit 200 estudyante. Bagamat pwedeng mag-cross-enroll sa ibang UP campus, pinili ni Jed na hintayin na lang na magbukas uli ang UP Tacloban. Doon ko nabuo yung pananaw ko sa buhay, as in studying there is really life-changing. Ang mga estudyanteng matinding naapektuhan ng bagyo, maaari raw makakuha ng stipend sa ilalim ng Socialized Tuition and Financial Assistance Program o STFAP ng UP. Kailangan lang silang ma-evaluate. Isa sa mga matutulungan nito ang second year college student na si Jason Ramirez. Sa kasagsagan ng bagyo, nandun na kami noon sa trusses ng bahay namin, sa may ceiling namin, na-test yung faith namin sa Lord. Maswerte sina Jed at Jason dahil may pamilya pa silang maaasahan para sa mga estudyanteng naulila at wala nang masasandalan. There are UP students and alumni who already offered to take in the student victims from Tacloban in their houses at least for this semester. Ang mga nakaligtas, tinutulungan ding makalagpas sa krisis. The immediate needs probably have been addressed. The loss is immeasurable. We would continue to need the assistance for the long haul, you know, from our alumni and friends. May apila rin ng Commission on Higher Education sa lahat ng mga kolehiyo at mga universidad sa buong bansa na tanggapin ang mga estudyante mula sa mga nasalantang lugar na nais nang ipagpatuloy ang kanilang pag-aaral. Leigh Alves, GMA News.